sa aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kay isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugtad niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong Ala, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugluk
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay paging dapatin mong makasalo sa Kaniyang pagkadiyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil sa pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalukdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalukdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog sa kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang salita'y naging tao at nanirahan sa mundo upang makapisan tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kaniya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan.
Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang Annunciation, ang pagbabalita ng Anghel Gabriel sa magandang balita kay Maria. Ito po ay originally pinagdiriwang natin tuwing March 25. Kaya lang po ang March 25 ay bumagsak o pumasok sa Holy Week. Kaya po ito ay nausog ng halos 2 linggo. Ang tawag po natin dito ay movable feasts. So pwede siyang mabago. Siguro nagtatanong kayo bakit March 25? Dahil simula March 25 hanggang December 25 sa kapanganakan ng Batang Jesus ay siyam na buwan. Isang legal, isang normal na pagdadalang tao ng isang nanay. Ang Annunciation ang umpisa na ang salita ay nagkatawang tao. Kaya po kung kayo ay inaabutan ng misa ng alas 6 kapag ordinaryong panahon, tayo po ay nagdarasal ng Angelus. Hindi po ba doon sa Angelus inuulit natin ang ebanghelyong ating narinig? Magandamang balita ito para sa kasaysayan ng kaligtasan, ito naman ay hindi mauunawaan ng isang taong hindi kilala. Dahil ang lugar na Nazareth ay isang napakaliit lamang na bayan na halos noong panahong iyon ay binubuo lamang ng 200 plus na mga tao. So kaya kung 200 plus na mga tao, lumalabas na everybody knows everybody. Na parang kilala mo ang lahat ng tao sa kasuluk-sulukan noong bayan. Dito nag-umpisa ang misteryo ng kaligtasan. Dito, kinongkreto ng Diyos ang kaniyang plano ng kaligtasan ng tao. Mula sa isang hindi kilalang bayan, nangangahulugan kung hindi kilala ang bayan, hindi rin kilala ang mga taong naroroon. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa plano ng Diyos, isang dalaga na ang pangalay Maria ang magiging daan upang makilala natin ang ating poong Jesus Nazareno. Mukhang maganda ang balitang sinabi ng anghel.
tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ang trono ay ibibigay sa kanya ng amang si David. Parang mga promesa na maganda ang mangyayari. Pero sa kabila ng kagandahan ng balitang ito, ay mayroong sakripisyo na magaganap at ang sakripisyong iyon ay ang paghihirap at kamatayan sa krus upang lahat tayo ay maligtas. Ang atin pong Inang Maria sa unang pagkakataon ay nagulumihanan sapagkat ang balitang kaniyang natanggap ay hindi ordinaryong balitang manggagaling lamang sa kapitbahay, kung hindi isang paraan ng Diyos na sa simula't simula pa ay nakikitungo sa tao. At sa kaniyang pakikitungo, ginawa ng Diyos na konkreto ang kaniyang pagmamahal sa ating lahat. Konkreto sa pamamagitan ng salita, si Maria, tayong lahat ay nakakasama sa magandang balita. Ito pong ebanghelyong ating nabasa ay pagpapakita na kahit kailan ang Diyos ay hindi lilimot sa kaniyang bayan. Kung ating narinig ang sabi ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kung inyo pong matatandaan kung papaanong ginawa ng Diyos ang mga bagay noong sa libro ng Genesis. Lumukob ang Espiritu ng Diyos upang ang lahat ng kaniyang nilalang ay magkaroon ng buhay. Ang kapangyarihan ng paglukob ay kapangyarihan ng salita ng Diyos na nagkakaroon ng buhay. Ito po yung sa Ingles ay created out of nothing. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa ng mga bagay mula sa wala. Kaya kung tayo ay magpapasakop, kung tayo ay magpapalilim, kung tayo ay magpapasailalim sa kapangyarihan ng Espiritu, magagawa ng Diyos ang lahat ng gusto niyang mangyari sa atin. The humility of Mary, ang kababaang loob na ipinakita ni Maria, ang siyang naging daan upang ang salita ay magkaroon ng buhay sa kaniyang sinapupunan. At ang kababaang loob ang siya ring nagdala sa atin upang tayo'y maligtas sa ating kasalanan. Ano po ang kabaliktaran ng kababaang loob? Pride, kayabangan, kataasan, ego, I. Kaya minsan, hindi natin alam kung saan ilalagay ang ating sarili. Dahil kadalasan, ayaw nating magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Ang halimbawa ni Maria na ating ina sa pagpapakita ng kababaang loob sa harap ng mensahe ng Diyos ay isang tagpo na walang pwedeng pumalit
na walang pwedeng mag-alis, na walang pwedeng magbago sa plano ng Diyos. Sa ating buhay, i-concretize din po natin ang salita ng Diyos na ating naririnig at nababasa. Ang taong mataas ang ere, kahit kailan, hindi niya mauunawaan ang mensahe ng Diyos sa kaniya. Pero ang taong mababa ang loob, ang taong nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos, ay nagkakaroon ng katiyakan ang lahat ng kaniyang mga hakbang. Hindi man ito nauunawaan ni Maria, pero siya ay nagpadala sa inspirasyong sinabi sa kaniya, "Ikaw ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos." Inglisin po natin, "Hail, full of grace, puno ka ng biyaya, kalugod-lugod ka sa paningin ng Diyos, at kung ikaw ay puno ng biyaya, saan mo dadalhin ang biyayang iyan? Walang iba kung hindi ipamigay mo, ibahagi mo, at kanino mo ibabahagi ang biyayang punong-puno ka sa taong kapareho mong nagpapasailalim sa kapangyarihan niya." Kaya mararamdaman natin ang pagbibiyaya ng Diyos kung mayroong pagpapakumbaba upang ang biyayang ibinigay kay Mariyang umaapaw ay atin ding masalo sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos at si Maria ay ating ina. Konkreto. Let us concretize our faith in God. Hindi pwedeng tayo ang nangunguna, bagkus magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos dahil ang kaniyang salita ay makapangyarihan at nagpapanibago. Sasamahan po natin si Maria, ang ating banal na ina, sa kaniyang paglalakbay sa siyam na buwan na ang tunay na konkretong pagmamahal ng Diyos ay daladala niya upang ibigay sa atin at makita natin ang tunay na pagbibiyaya ng Diyos. Papakinggan lang po natin palagi sa ating buhay ay ang mabuting balita ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao.
Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway maunawaan na makipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga sayantipiko at teknologo naway magsikap na may dakilang layunin, itaguyod ang dangal at kagaligayahan ng tao, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan tulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad ang kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama ng nang salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa bang ang iyong anak ay nagkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sanlangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang mabuting balitang daladala ng anghel na siyang ating tatanggapin ngayon. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pagsamo, nariyan ka upang magkaisa't magkasundo. Anak mo kaming tinawag sa
sa mundo. Kapin mo kaming lahat, kupkupin sa iyong puso. Kami ay akayin sa tahanan mo, sa mabuti ang paglilingkod na bubuo. Sa iyong gabay, landas na aking totoo. Kabanalan ng buhay, kami ay alawan mo. Ikaw ang inang kinalugta ng Diyos Ama. Sa'yo ay nananang Espiritong Banal. Si Jesus ang lahat, iningatan mong tapat. Inang Maria, ikaw ay huwaran ng dakilang pagmamahal. Ikaw ang nang kinalugta ng Diyos Ama. Sa'yo ay nananang Espiritong Banal. Si Jesus ang lahat, iningatan mong tapat. Inang Maria, ikaw ay huwaran ng dakilang pagmamahal. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kaniyang sinapupunan, ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.